guys! Welcome to my channel. My name is Steffi. And if you are new to my channel, I do daily vlogs and beauty-related vlogs. So if you want to know what will be my beauty for today, just keep on watching. Okay guys, so today, naka-clip na naman tayo. Ayan, may pa-clip si Mayora today. Ito yung mga nababenta lang dyan sa bangke-bangketa. Yung mga tig 35, tig 30 pesos. And yan. Trinay ko siyang ngayon. Actually, na-try ko na ito dati, pero feel ko lang mag-clip ngayon kasi sobrang bad hair day tayo ngayon. Pero, yeah. Okay, so today we're going to do a haul. And this is actually combination of makeup and skincare and then some tools na nabili ko. Ang tagal ko na talagang binabalak tong haul na to. Actually, last month pa or last month. And yung mga nabili kong products na to from last month pa. So, ang tagal niya na dito, hindi ko sila magamit-gamit kasi gusto kong i-haul muna siya bago ko gamitin. Yan. So, let's start! Ito lahat ng mga products niya. Not so much, pero para sa akin, medyo madami na siya. And, yeah, I'd just like to show you guys pala yung damit ko today. Iron. Ito siya. Gustong-gusto ko to. And, 50 pesos lang to guys. This is from Upay Upay. Nabili ko to sa Baguio nung umuwi ako. Okay, start na muna tayo dito pala sa mga nakuha kong ano. Tools from... Saan ko ba ito nakuha? Wait lang. Ay! Tulog! Actually, combination to ng mga nabili ko sa online shop and then sa mga malls, concept stores, and everything. So, start tayo dito sa nakuha ko sa may Lazada. First, this is itong fashion hair dryer foldable. Ito. Ano nito? Brand. Hindi ko alam mo anong brand nito. Pero ito siya. Nabili ko ito sa Lazada. Tansya na yupi-yupi na kasi na-open ko na ito eh. Tignan ko kung gumagana ba siya. Pero so far, it works. So, sobrang late lang niya and for travel talaga siya. Ganyan. Pink yung color. Ayan. Tapos dito yung kanyang on and off. Tapos pwede siyang i-fold. And then next is itong Nova Hair Straightener Professional. This one. Ito, ganyan yung itsura niya. White and then brown ba? Gold. Ito, may cover siya. Tapos, ayan, cord. Lightweight siya, same thing dito. Sobrang gaan lang nila. So, okay siya pag nagsitravel ka. On and off, yung itong nasa harap. So, sa likod, meron ding ganyan. Up and down din. So, pag naka-up, pwede mong gamitin yung straightener. Mali. Pag naka-down, ay, pag naka-up, pwede mong gamitin yung curler. Ayan. Hindi mag-open yung nasa gitna. Ito lang. Pwede mo siyang gamitin curler. So, pag pinaba mo naman to, pwedeng what? Wait, parang fail tong part na to. Kasi nung pinuksan ko siya, di ba, itong, ito, ang pagkakaalala ko, nag-open tong nasa gitna. Kasi straightener to, straightener curler. So, itong nasa gitna ko, nag-open siya. So, ito yung gagamitin mo pang straight. Tapos, pang gusto mo pang curl, ito, itong nasa labas. Kaya meron siya nito. Parang ilalock mo siya. I don't know. Okay, medyo na-disappoint ako dito, Yeah. Update ko ka guys, pag nagamit ko to ulit, baka nahabugan lang, ayaw mag-open. Kumuha ko nito mga eye brushes. If I remember it right, 20 pieces ata to. 19? Oh, 19 daw. Alam ko 22 eh, pero, yeah. Ganyan. I think yung iba, magkakamukha na lang sila, pero, it's okay for me kasi magagamit ko siya sa iba't ibang purpose. Malambot yung brush niya, in fairness. Hindi ko alam kung paano explain. Ano ba to? Synthetic. Hindi ko kasi alam yung mga types, ganyan. Pero, yeah. So far, okay yung mga brush niya. So, ugasan natin ito bago natin sila gamitin. So, yeah. Next naman, yung mga nabili ko sa Watsons.
sa Baguio. Isa lang naman. So ito, yung Fresh Hair Love Jeju Aloe Eyes na Aloe Vera Revitalizing Moisture Hair Treatment. Wala pangalan. Pero yeah, ito yung itsura niya siya. Parang siyang conditioner, parang hair mask, mga ganun. Yun. Na-try ko na to, I think, siguro mga 1 week na. And so far, I don't see any difference naman sa hair ko. Parang ano lang, normal lang. Guys, nga pala, pasensya na kayo kung may naririnig kayo mga sasakyan, mga busina ng bus. Kasi malapit tayo sa EDSA. And kailangan ko buksan yung pintuan para meron tayong light. Kahit pa paano, and guys, sobrang init. So, sorry kung hindi ganun kaganda yung quality ng ating audio. Nakuha ko to sa Baguio sa may Watsons. First time ko itong nakita. So, sabi ko, try ko nga. And then, trinay ko naman siya. Siguro mga 1 week na or 2 weeks na ginagamit ko siya. And so far, I don't see any difference in my hair so far. Okay, so another product that I got from Watsons. Pero ito, dito na sa Manila. Nakuha ko to sa may Robinson's Place Manila. Nung napunta kami ng boyfriend ko. Ito yung mga time na nag-sale yung Watsons eh. So, ito yung mga nakuha ko. First is yung Fresh Skin Love pa rin na Jeju Aloe Eyes na Aloe Vera Soothing Gel. Yan. Almost the same lang itsura niya dito sa isa. Pero, yeah. Don't be confused sa pagbibili kayo. Basahin yung maigi. Though, ang difference... Nakaka-stress yun. Ayaw talaga niyang umalis. And mas malambot yung packaging niya compared dito. Yan. Hindi ko alam kung paano i-explain. Napaka-ingay talaga nun. Babaanin yun na. Ang tagal. Okay, I'm back. Pasensya na. Lumabas ako talaga kasi tingnan ko, ang tagal talaga. Siguro mga 5 minutes ako nag-aantay dun. Inakita ko, ambulance pala siya. Talaga, na sinestock siya sa traffic. Grabe. Emergency na yun. Tapos ayaw pong tumabi ng mga, bus. But, yeah. Anyways, yan. Kahit pa paano, wala na siya. Pero meron pa rin yung mga bus. Well. At bumalik siya. Okay na ba yan? Sige, as I was saying, for the nth time, pagbibili kayo nito, make sure na basahin nyo ha, kasi magkamukha sila and magkaiba to. Ito para sa hair, ito para sa mukha. Ito, yung packaging nito, ito, shiny siya, nakikita nyo, parang plasticky talaga yung itsura niya. Yung isa, hindi siya shiny, parang medyo may pagka-matte, konti yung packaging niya. So, yan ha, tignan yung mabuti. Kasi magkamukha talaga sila. Char. Pag-usapan naman natin to. Na-try ko na to eh. Siguro mga 2-3 times pa lang naman. Pero so far, I'm liking it. Kasi alam nyo naman, yung mga aloe vera sa akin, gustong-gusto ko sila. Lalo na yung holy grail ko din na ginagamit yung sa face shop na Jeju Aloe. So, gustong-gusto ko rin yun. So, I don't see any difference pa naman dito at saka dyan sa face shop. Pero, we'll see. Madami-dami pa to. So, tignan natin kung anong mas maganda. Pero, I think, wala namang sobrang laking difference. It's just that mas mura to, guys. Mas mura to compared dyan sa face shop. From Fresh Skin Lab din, guys. Ito, same lang sila. Ito yung makeup removing wipes. Ito, dalawa yung laman nito. And then, ito din. Bumili akong dalawang pack. Yung isa, na-open ko na eh. So, ito na lang. Bumili akong dalawang pack. Bumili din ako nitong Magic Color Lip Eyes na ano bang tawag dito. Para siyang balm. Pero sabi dito, color changeable for fuller and bouncy lips, brightens the lips, 10 hours moisture. So, yan. Nakita ko to, sabi ko, parang okay siya. Kasi ako, sobrang gusto ko din ng mga lip balm. So, yeah. Try natin to. Hindi ko alam, gusto niyo ba ng review nito? Magre-review ba ako o i-incorporate ko na lang sa mga daily vlogs ko? We'll see. Yung nakasulat dito, parang ano eh, parang Thailand. Thailand, yung sulat niya. Yan, di ba?
Pero nakalagay dito manufactured by China. So I'm not sure. And then first time ko rin tong makita itong brand na to. Hindi ko alam. Pero yeah. Gusto kong i-try siya. Yung Perfect Cover BB Cream from Face Republic. And yung nakasashing lang yung kinuha ko. Medyo pricey kasi siya. Pero gusto ko siyang i-try. Yan. To bumili na ako nung Vice Dewa Finish Foundation. Yan. Ito siya. Hindi ko pa nabubuksan. Hindi ko pa natatry. And I got the shade Kinesa. Sana ito yung tamang shade ko. Kasi nung sinatch ko naman siya, so far, okay naman. So, sana tama yung naging decision ko na ito yung kunin ko. Well, yeah. I'm thinking of doing a review on this one, pero hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung gagawin ko pa ng review to. Kasi alam ko, ang dami nang gumawa ng review nito, guys. Like, yung mga sobrang, yung mga malalaking YouTubers. Sila na yung, ano, unang-una talaga nagre-review niyan. Pero, I'll see kung gagawa ko ng review para sa para naman sa thoughts ko, para doon sa product na yan. Pero, so far, yung mga nabili kong Vice Cosmetics na product is working for me and I'm liking it. And sobrang affordable lang nila. So, since medyo madami tayo nabili doon sa Watsons that time and nakasale din kasi sila noon, ang dami nilang binigay na free na ano, na ganito, mga freebies. And binigyan ako nito. See, ang dami. Ito yung Eye White Korea Pore Purifying Balm. Yan, binigyan ako ng 16 pieces na ganyan. Binigyan ako ng 16 pieces na ganito. Ay, sobrang dami. Nagulat ako, sabi mo, ma'am, free lang po yan. Really? They're so generous naman para sa free. Ang dami talaga. Ayan. Okay, balik tayo sa Baguio. Nakuha ko lang dito sa Baguio. Ang tagal ko na kasi naghahanap nitong product na to. And I know you've heard this sa mga YouTubers na. Kasi sobrang daming nang nagre-rave nito. And na-out of stock pa nga siya. Kaya hindi siya naging accessible nationwide. Kasi as in, wala talagang stock. Best! Ito yung sa Crayons na BB Cream. Ito, finally, nakabili na rin ako nito. Eh, bumili na ako ng dalawa. Ito, nabuksan ko. Ito yung ginagamit ko ngayon. Ito, extra lang. Ito, nabili ko to sa HBC. Dito kasi sa Manila, walang malapit na HBC sa akin. Nung pumunta ako ng Baguio, may HBC rin kasi doon. Tapos, trinay ko lang tignan. And guys, sobrang dami na nilang stock. As in, sobrang dami na. So, bumili na ako kasi excited na rin ako i-try siya. Yung by the way, dalawang shades to ha. Natural Beauty and then yung isa, Fair Lady. Yung Fair Lady, mas maputi siya. Tapos sa ating mga morena, ito yung okay sa atin. Yung Natural Beauty. Yan. Buti lang tama yung kinuha ko kasi pinag-iisipan ko, kunin ko sana yung Fair Lady. At tapos ito, Natural Beauty. Pero tama lang pala na Natural Beauty lang yung kinuha ko. So lastly, ito naman yung mga products na nakuha ko sa isang concept store na ano lang, na-discover lang namin ng boyfriend ko nung nagpunta kami sa May Robinson's Place, Manila. And this concept store that I'm talking about is Society 8. So, yung Society 8, actually, trinay ko silang i-search sa Instagram. And sobrang dami na pala nilang branches. Madami na silang mga concept stores sa iba-ibang place. I'll try to put some of the details sa description box kung gusto nyo silang i-check. So, yun, meron din silang online, pero mga physical stores, ilalagay ko sila sa baba. Kasi ang dami talaga nilang products, guys, as in. Meron silang mga damit, mga makeups, and mostly, para sa akin, ang nakakatawa kasi dito sa Society 8, so far yung napuntahan namin, ha, nagbebenta sila ng mga products na mostly nakikita natin online. So, ako kasi, medyo nahihirapan ako online kasi kailangan kong maghintay ng ilang araw bago ma-ship sa yung product. And then, minsan, medyo hesitant din ako mag-order online kasi baka parang iba itsura niya in person compared sa pictures, diba? So, mas okay para sa akin na physical store talaga bumili. So, yun yung gusto ko dun sa shop na yun. As in, yung mga products na nakikita ko online na gusto kong i-try, andun talaga, mostly, and very, very affordable din yung mga price nila. Ito yung una kong binili pala, na gustong-gusto kong i-try. Alam ko, sobrang tagal na nito, na parang nag-boom siya mga 2-3 months ago. And gustong-gusto ko siyang i-try. Medyo pricey kasi siya at the same time.
mabilis ding na out of stock to kasi sobrang daming nag-rave din. So, ko siyang i-try din yung ni Cara na Colorful Unicorn Cushion Foundation. Yan! Online, nakita ko merong 500, merong 600. Ayun. So, okay na ako dito. 450. And I got the shade 21. Tatlo ata to eh. 20, 21, 22. Yes. So, dun tayo sa medyo safe sa 21. First time ko itong makita, guys. Yung cream. Cream, Adbo Liquid Cream Blush. Ito, ganyan siya. And I think this is from Thailand. Kasi yung sulat niya. And this, I got in the shade 04. Yan. O yung Liquid Matte Lipstick by Kay's Skincare Products. Yan. Feeling ko, Pinas lang din tong product na to. Ito. Hello Kitty, ito. Gustong-gusto ko kasi ng Hello Kitty. And ito, nakita ko siya doon. And sabi ko, ah, yung cute naman. Gusto ko siyang i-try. Para rin siyang lip balm din ata, if I'm not mistaken. Pero ito, Hello Kitty Lipstick. Ah, lipstick! Okay, ganyan siya. So, parang ang ganda ng shade niya, guys. Yan. Oh, try ko kaya siya. Open ko na ba? Wait lang ha. Okay, yung packaging niya, ano? Matte na plastic. Yan, gusto ko dito may pump siya. Ilang ml ba to? Hindi ko mabasa, guys. Walang nakalagay or hindi ko lang alam ba sa akin. Try natin. Siyang amoy so far. No! Huwag ka munang malobat. Oh my goodness. Oh my goodness. Sobrang dami nang ilagay ko. Try natin. Oh my gosh! Ano na? Anong ginagawa mo? Pero eh, sige, wait lang. Ano na? Parang ako sinampal tuloy. Grabe, grabe talaga. Ah, okay. Pwede naman pala siyang ayusin. Ano ba ito? Lipstick, no? From Kay's Skincare. Ito ata yung mabango. Ito ata yung mabango na amoy ko last time eh. Ah, ito nga. Ganyan siya. Amoy. Anong fruit ba? Watermelon. Ayun. Amoy watermelon siya, guys. Wait lang. Oh, okay. Yung Hello Kitty. Ang ganda naman ng packaging niya to. Ah, maliit lang. Gulat ako. Kala ko hanggang dito. Ganyan. Maliit lang pala siya. Ganyan. Okay. Okay na din pala. Balik natin. Ano siya? Wala siyang amoy. Balm siya na may tint. Pero sabi lipstick. Okay. So, lastly, we're going to try this one. From ni Cara. Ay, napakaso siya naman. Oh! Malaki pala siya. Cute nga talaga. Nakikita ko kasi sa mga videos dati, ang cute ng ano, cute nga talaga siya. Cute yung packaging. Kung siya niyan, may ano, may pasalamin. Uy, ano na? Best! Kaya mong panguha. Okay, kaya ba this week? Ano na? Okay, finally. Wala naman siyang amoy. Okay. Mm,
okay lang pala. Okay. Okay yung shade sa akin. Perfect. Yun na yung haul natin, guys. I hope you guys enjoyed watching as much as I am filming the video. And I'm so excited to try lalong-lalo na yung mga makeup. So, pag na-try ko na sila, I'll update you guys through my daily vlogs. And I'm not sure kung kaya kong gawin ng separate video. Yes, nagmamadali na ako dahil init na ako. Kita niyo sa mga pawis sa aking mukha. Pero yeah, guys, thank you so much for watching. If you enjoyed, please like this video. And if you want to know more about me, want to see more of this face, yon, you might consider subscribing to this channel. Yun lang, guys. Thank you so much. And I'll see you on my next one. Bye! God bless you.